By the way guys, itour ko muna kayo dito sa may pinagstayan ko dito sa may Davao City kasi gabi na yung flight ko. So gabi na ako nakababa ng Davao International Airport. So ito, share ko lang, dito ako nagstay sa may Arezzo Place. So ito yung room. Actually nasa loob na ako ng room. Ito kasi yung likod ko door eh. Ayan door siya. So pagpasok mo, andito sa right side yung CR. Okay naman yung CR, may mga toiletries. Ayan may hand soap. Mas maganda, maganda yung CR, malinis. Then pagpasok mo, ayan, may trash bin. So yung trash bin nila, laki. And then ayan, may free slippers. Actually, hindi nyo pwede uwi, pero free to use yan. Ayan, then may alcohol. Then pagpasok mo pa konti, andito sa right side yung kitchen. Ayan. May countertop dito, ang ganda. Pati rito. Tapos ayan, may mga cabinets, may mga utensils sa pwede nyo gamitin. Meron yung electric kettle. Ayan, merong sink. Ayan, tapos merong... Ayan, pwede kayong magluto. Ayan, may exhaust naman sila. Tapos then may ref, may microwave. So kung gusto nyo mag-init. And then ito yung ref, may freezer. So ayan yung ref. And then dito sa side na to ay may nakalock. I don't know kung ano yan. Pero nakalock. Ayan, may free water. May water dispenser. Ayan, free na may water. Tapos may fan. Tapos dito, pag diretso nyo, ayan yung sofa. And then sa likod nyo is a big mirror. Tapos may TV. Ayan, gumagana. Kita-kita nyo naman. Nanood na ako ng Netflix kagabi. Tapos ito yung aircon. Malamig. Sobrang lamig. So nagustuhan ko yung aircon. Tapos ayan, may extra toiletries po. May tissue. Tapos ayan, may lamp dyan. Tapos ito yung may balcony siya. Ayan, punta na tayo sa balcony. Ito yung balcony niya. Ayan, daw wala masyadong view kasi condo itong Arezzo Place. Ayan, dahil condo to na hindi naman siya ganun kataas. Ito lang yung view niya. Pero okay lang kasi napaka ganda at napaka tahimik ng place rito. So na-enjoy ko talaga kahit one night lang ako. So yun, balik tayo sa loob. Lock muna natin kasi mag-check out na ako maya-maya. O yan, then pumunta naman tayo sa room. The room, ang laki ng bed o. Oh. Ayan, and aside sa TV dun sa may labas, ito may TV rin dito sa room, gumagana rin yan, may Netflix din yan. Tapos ayan, may aircon din dito sa room. Ayan, may small cabinet. Ayan yung mga remote dun, TV and aircon. And then may cabinet din dyan. Hindi ko na inopen. Ayan. May mirror din. So, di kayo mahirapan kung mag-aayos kayo. Kitang-kita nyo sarili nyo. Tapos, yan yung gamit ko. Inayos ko na kasi mag-check out na rin ako maya-maya. So, yan lang. Shinare ko lang yung pinagsayang ko rito. Baka magustuhan nyo. Ilalagay ko yung link sa may description sa Airbnb ko ito nakuha. So, ilalagay ko na lang yung link. Either click nyo or i-copy-paste nyo sa browser nyo. So, by the way, nakuha ko pala to ng 1,500 pesos lang. So, kaya nagustuhan ko siya kasi ang ganda dong place. Tapos, mura pa siya. Hindi pa siya ganun kamahal. So, ayun lang. So, yun guys. Ito pala yung labas ng Arezzo Place. Kapag hindi ka pa papasok doon sa mga buildings, sa mga condo nila. Ayan. Ito, dito nagstay sa building. Building 4. Ayan na yung main gate. So, yung building 4. Ayan, yung building 4. Kung saan ako nagstay. Ayan, malapit lang. So, few steps lang. Ito kasi yung clubhouse nila. Ito naman yung main gate ng Arezzo Place, Davao. Pagkarating ko ng Samal Island Ferry Terminal, ako ay inabot ng malakas na ulan kaya't ako'y ginabitan.
Mabuti na lang ay nakita ko itong maliit ngunit magandang coffee shop na nagngangalang Coffee and Beer. Mula sa menu nila ay nagustuhan ko ang kanilang chocolate moist cake at ang hazelnut hot coffee. Chocolate moist cake. Yes, boss. Ano ba yung order ko? Caramel. Hazelnut. So guys, tour ko muna kayo dito sa room na napagstayan ko rito sa may Holiday Ocean View Residences dito sa may Samal Island. Actually, lahat ng rooms nila pare-pareho na style. Lahat ng rooms, ang mga ganda rito, may mga views sila pare-pareho ng dagat. Maliban lang sa ground floor, kitang pa rin yung dagat kasi ang medyo nakaharang lang sa ground floor is may mga halaman kasi siya paglabas mo nung, nung balcony. So ito, itong room na to, hindi talaga ako dito naka-stay. Doon ako sa kabilang room, kaso kasi kagabi pa ako dumating and medyo madumi na. So nakita akong may vacant, nakiusap ako kila kuya na ito na lang ang ano ko, ang i-vlog ko para malinis pa. Kasi madami yung gamit doon, so medyo madumi. So yan, kung makikita nyo yung part na yun, yung mahaba yan. Marami silang rooms at lahat nakaharap sa dagat. And then ito yung room na ipapakita ko sa inyo. Sa kabilang side, ganun din, maraming rooms dyan, na iisa lang yung view. Kasi yan, pagpasok nyo sa room, makikita nyo, sa right side, meron silang drying area rito. So, dyan kayo magsasampay. Kung may mga basa kayo, ayan, kami mahabang nga dyan. Sabitan dyan, tapos may dalawang trash bin din dyan. Diba? Which is good kasi hindi nyo madadala sa loob ng room talaga, sa pinakaloob. Yung mga dumi-dumi nyo, dyan pala pwede na kayo magbihes. So, pagpasok nyo ng konti, sa left side ay dyan yung CR. So, yan, pakita ko yung CR. Hindi ko na-explain sa inyo. Very basic naman. And alam nyo naman na yung CR. Ayan, andun yung shower room or shower area. Ayan, may heater. So, ayan, shower. Alam nyo naman na yan. So, yung toilet bowl. And, ayan, yung mirror. And sa right side, sa tapat ng room, andito yung refrigerator. And may free kayong 2 bottles of mineral water. And sa tabi ng ref, andyan yung sink. And pwede kayo magugas dyan. Sa taas may open cabinets. Sa left side, meron ditong parang maliit na working area. So kung mag-work kayo, yan, may mirror din. So pwede kayo dyan mag-stay. And then may 2 bed. 2 single beds dito. Pero yung sa room ko, kasi since solo ako, yung sa room na pinagsayang ko, 1 large bed yung kinuha ko. And then may free towels. Ayan. Tsaka may free soap. Ayan, 2 yung free towels, free soap. Tapos, yan, may pillow. Makapal din yung ano nila. Ito, yung blanket. And yung bed malambot. Malambot siya actually. Na-enjoy ko. Tapos dito sa tapat ng bed, ayan, may TV. Gumagana yan. May cable yan. Signal cable. And ito yung aircon. Malamig din ang aircon nila. And syempre, yung pinakagusto ko rito is itong balcony. Kasi, ito na yung sinasabi sa inyo na yung view. Ayan. Diba? Kitang-kita nyo. Ang ganda ng view ng dagat. So, sige, puntahan natin. Labas tayo. Ayan ang view. Diba? Napakaganda ng view. Sobrang marirelax ka. And itong balcony nila malaki. Mahaba. Ayan o. Kung makikita nyo. Kita nyo naman ako, diba? Talagang kahit mga 4 to 5 kaya rin sa balcony mag-chill. Walang problem. Wala lang table and chairs, pero meron namang table and chair doon. Ayan. So, pwede nyo ilabas. Kung feel nyo ditong kumain or mag-chill, magkukwentuhan with your friends, pwede nyo mag-ganda dito kasi nga malaki yung balcony. So, yung balik tayo sa loob. Na-enjoy ko lang kasi talaga yung view rito. Ang ganda. Napaganda ng view rito. Talagang nakaka-relax. Yung tipong mag-chill ka lang eh. Mare-relax ka na habang kahit natingin ka lang sa view.
So ayan, and yung room, pakita sa inyo, napaka-spacious niya. Ayan o. Ang laki. Kahit may mga kids kayo, kahit magkabula yung mga kids nyo rito. Hindi kayo kukulahan sa space. Talagang hindi limited yung movement nyo rito. Ayan, so kung naghahanap kayo ng accommodation dito sa Samael Island, baka makonsider nyo to, itong Holiday Ocean View Residences. Ang kuha ko rito actually sa Agoda, nasa 3,100. Good for 2 packs yun. Pero kasama na ron lahat, yung mga taxes, yung mga VAT. Ganun. Pero nag-extend ako ng one night. Nung nag-extend ako, ang presyo lang dito is 2,500 lang yung binayaran ko for the ano, extension of one night. So mas mura kung dito ka mag-book. Pero syempre, medyo mahirap yun kasi baka pagpunta nyo puno, wala kayong mapag-stayan. So, suggestion ko, mag-book na lang kayo online para at least ano, hindi kayo maubusan ng rooms. Doon marami talaga to kasi ang dami nilang rooms dito. Siguro napupuno lang talaga to kapag peak season. So, ayun lang. Update ko kayo sa ibang pupuntahan ko rito sa May Samael Island. Guys, dito ako sa May Kaputian Beach Park. Dito sa May Kaputian sa Samael Island. May entrance fee rito, 50 pesos. And then 50 pesos sa environmental fee. Pero pag nagbayad na kayo ng environmental fee, kahit saang part na itong Samael Island, hindi na kayo magbabayad ng another 50. So once lang 'yon. Kaya lang ako nagbayad ng another 50 kasi hindi pa ako nagbabayad noon. So bali 100 lahat ng binayaran ko. Pwede pala mag-camping dito. Ang dami ko nakikita ng ano. Mga camping tents. Ito maganda. Yan. I love Samael. Ang ganda sana nito ano eh. I love Samael eh. Kaso doon sa unahan may tanduay eh. Ayun o. May letter T ng tanduay. Ayun o. May letter T ng tanduay eh. Ayun, natawa ako eh. Check natin yung tubig ng dagat. Ah, malinis. Ayan o. May mga ano lang siya. May mga duming ano na ano dito. Pero ano naman to? Mga dahon yan. Mga tangkay ng puno. So, mga natural na ano siya. Dumi. Pero yung tubig malinis. Hindi nga kailangan nyo magchinelas kasi yan siya yung mga corals, hindi siya yung pinong-pino. Dito lang sa part na to yung pino. And in fairness, maganda naman kahit ano, mukha siyang public beach. Siya malinis, white sand. Medyo malayo nga lang to doon sa pinagstay ako. Sa babak kasi ako nakapagstay, medyo malapit sa port.
So mga 40 minutes na drive papunta rito. At kung makakainan ang pag-uusapan ay pwede nyo subukan dito sa Zagpa Grill and Resto Bar. At syempre, hindi mawawala ang kape at dessert, kaya trinay ko rito sa The Limestone Brew. Ang kakaiba rito ay meron ditong kumakanta, na madalas lamang makikita sa mga bar o mga restaurant.